So update lang is no. Hirap na talaga maghanap ng ano nang magpi-print sa city. So kailangan ko talaga ng sariling printer. So wala pa akong budget. Eh. So ang ginawa ko yung paper pa rin. Same bali mga materials pa rin kahit ginamit ko, same design. Okay. Pero this time ang ginawa ko dun sa exposure time ko. Hindi ko siya actually binabara ng 1 minute. Kasi masyado daw mababa yung 2 minutes na sa exposure time. Pero may baka ko nakikita ng mga 40 seconds lang. Okay. Pero ang optimum na distance, at least siguro mga 4 inches from the light to the glass. Ito yung ginawa ko. So, pinasan ko yung distansya ng ano. Ngayon ko lang ng dalawang unan. Ayan, dalawang unan. No? So, naging ano na siya. Mali 5 inches. Tapos, ang time is, ginawa ko 2 minutes and 30 seconds lang. Ayun. So, napansin ko yung kahit na ganun na distansya lang, ang laki na ng difference sa resulta niya. Tsaka, pagkatapos nyo pala mag-expose, mabasahin nyo ng tubig. Huwag nyo agad tirahin yung mga ano, positives. Kaya nyo muna pala mag-set yung tubig kahit mga isang minuto lang para ma-absorb nung ano, ma-absorb nung positive na nung dapat tatanggalin. Ano yun, ilalambot siya, lumalambot. Tapos parang nag-tawag nyo, parang giging marshmallow. Yun na, pag in-spray nyo na siya, tatalsik na lang siya bigla. Palito yung naging result. So, basa pa siya, pero medyo better siya kaysa nung ano, ikot ko lang ha. Yun, so basa pa siya, pinapatuyo ko pa lang. Pero medyo nakuha na yung mga edges. Ayan, dito. Basa pa yun eh. Lalagyan pa ng photo hardener yan. Dapat yun yung tura niya. Pero may napapansin lang may mga bubbles pa. May mga parang pinholes pa. Oh. Ayan o, oh. Hindi ko nahugasan ng maayos yan. Or tumigas na rin. Or what. Pero pinapatuyo ko pa siya. Dapat yun yung tura niya. Ito naturo. Ayan. So yung mga small details niya. Kulang medyo dami pa pero happy ako sa improvement kahit pa paano. Pero ayan, wala nito, hindi nakuha. Ayan, hindi nakuha. Ayan. So, ayan, band paper lang ang gamit ko. Saan pa rin yung design? Ni-recycle ko na lang yung design ko eh. Kasi wala, hindi talaga tumatanggap ng ano. Ito yung gamit mo, band paper. Nilagyan ko ng mantika. O, tinuha kahit may mantika nga siya, hindi nga siya ganun ka ano eh. Huling-huli pa nga rin yung ano eh, yung guhit ng papel eh. Maganda talaga kasi tape. Pero susunod natin yan. Pero pwede. So, pag nag-acetate ako, nagpa-print na rin ako ng ano, ng step wedge. So, pero hindi nga lang din sa acetate. Ayun, so, nakalagpas na ako sa ano, medyo practice pa. Kailangan pang dami pang adjustments na kailangan gawin sa exposure time. And of course, band paper di man di kagamit eh. Pero try natin sa ano, in the future, pabutong pohon, no? Makagamit agad ng acetate kit kung may printer na. Gina natin yan. Mag-adjust na naman tayo sa exposure time. No? Okay, so siguro gawan ko na lang talaga ng box to. Or ano, na pag ano, may budget ah. Tsaka printer. Ayan. So try kong lagyan ng hardener to pag natuyo na. Then try natin mag-print sa ano, mga sobrang damit ganyan dyan. Tingnan natin yan ang tsura niya. Okay. Alright. So ayan na, medyo natuyo na siya. Lagyan na lang natin to ng hardener. So yun guys, natinuloy ko pa rin siya. Lagyan ko na ng hardener kahit na ano. Yung mga napapansin ko dati na medyo light lang na ano, na emulsion na parang natuyo. Tanggal din naman pala siya. Okay, ito, adhesive yan, nahawakan ko, tanga, diba? So, pag nahawakan ko siya, yung ano, naglagay ako ng adhesive. So, ingat-ingat tayo doon. Ito, nag-bleed siya kasi yung platen na sinuplay o nakasama tuwid na tuwid. So, dapat nilagyan ko to ng foam pa. Umuka siya eh. Tapos nag-bleed yung ano, nung flinad ko pala yung pintura, nag-bleed siya. Tapos paglapag ko, wala na, napisa na yung nag-bleed na ano, na pintura. Ayun. So, kulang pa to sa ano, expose. So, ayun, kailangan pa masterin yung pag-expose. Tsaka dapat lagyan ng foam yung ano, platen. Nahirapan din akong gamitin yung ganito na style na platen or ano, press, table press. Parang mas okay yung ano, yung ang register is nandito sa ano, sa frame. Tapos ito gumagalaw eh.
Ayan o. May pivot point siya dun o. May pivot point. Ayan. So unless ito siguro lagyan ko ng mga ano dyan. Nakita ko, ganito yung ginawa. Ayan din eh. Kahit balikta rin natin siya. Ayan. Tsaka ito, sumasabit sa ano? Sumasabit sa frame nga. Actually, tumatama na ito sa mesh kung gaganinin ko siya eh. Tsaka kung susukatin natin siya. Ayan. Pag inangat ko siya, sumasabit naman siya dun sa ano? Dito sa center guide. Tapos yung frame tumatama na dun sa ano? Sa ano? Tumatama dun sa tornilyo. Ayan. So, yun. Nahirapan din ako. Hindi ko siya ginamit actually. Nilapag ko lang siya dito, ganyan. Nilapag ko lang siya ganyan. Tapos sinagyan ko na ng adhesive. Tapos ayan. Hindi ko ginamit. Yan kasi... Hindi ko naintindihan eh. Nahirapan na akong ano eh. Na mag-align lalo. Imbis dapat makakulong siya para sa pag-align. Medyo nalito ako kung paano siya gamitin. Kasi yun nga, hindi siya nasasakto. Or may mga tumatama. Ito din, gumagalaw, nagpipivot. Nararaling ko pa kung paano gamitin ng tama yung table na yun. Ayun, pero dandahan tayong nakausad. Nakapag-print ako, pero yun yan. Medyo may mga marami pang flaws, pero pista na. Nakausad tayo unti at i-improve pa natin yan. Ay, may nagawa na tayong checklist. So, ito yung naging ano niya. Ayun, dahil sa adhesive. Yung text din, ang pangit din ng kinalabasan. Hindi ko alam kung ano klaseng tela to. Pero parang may pagka-nylon kasi siya, tsaka manipis. Ayan, kitang-kita. Anong nangyari kasi tumagos siya? Tumagos ito sa likod. Ayan, tumagos siya. Tumagos. Regla. Nagtagos. Ayan. Pero... Ayan. High-opaque yung gamit ko na pintura dito. Yung mga itim-itim dyan, mga himulmul yan. Nung tela mismo. Tsaka yan nga, nag-bleed siya kasi nung flinad ko. Ayan. Tumagos dun sa mesh. Tapos pagka nakangat yung mesh, naninikit ko na, napisa yung ano, napisa yung pintura. Parang na-flatten siya dun. So, ayan. So yung details niya, wala. Ayan. Isa pa pala, nakabaliktad. Naka-mirror. Ayan, tignatin natin yung pag nagpiprint. Kasi, ang tingin natin, tingin ko pala, ako is ganyan. Ayan, higala. Ayan yung term na higala. Kasi pag ipiprint mo na siya, ay ganyan, talagang baliktad. Kung babasahin mo. So, dapat, naka-mirror. Pag may text. Yun, as we learn. Hardener. Guys, medyo nakompleto ko yung process. Improvement na lang ang kailangan natin. Tsaka ano, practice pa. More practice. Alright. Next time ulit. Babush. Ayan. So, iti-treasure ko tong first print ko. Ano yun? Ayan yung una kong first print. Ayan yung first print ko. Sublight. Ganyan. Tapos, papakita natin kasi medyo mastered print. Tsaka, ganyan. Diba? Diba? Alright.